Hello, hello! Magandang maga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung lingkod, Denson Tulasulyap. Dito po si Elizalde Broadcasting. Na po ako pinabati yung magandang umaga sa amin po CEO na si Tita Mer Elizalde. Ang IT po natin magaling na si Pete Derecho at si Tito Hill. Yung po aking kaya kapatid na sa pamahayag hanggang ngayon ay naantabayanan ko po. Hanggang ngayon wala po, hindi pa po dumarating. Baka ito po yung na-traffic na po. Kaya hintatabayanan din po natin yung pong ating kaibigan na si Alerto Balita. Okay, ah. Sa lahat po ng mga nagsisimba, araw na naman po ngayon ng Biyernes na po. Diyan po naman sa may Quiapo, sa Puong Nazareno na po. Ay, lahat po ng mga nagsisimba dyan, ingat-ingat po kayo sa mga mandurukot, lalo po sa mga bata na nag-iikot dyan na may dalang plastic. Tignan niyo po, ha. Mga bata pa lang po yan, pero matutulis na po mga kamay niyan. Kasi po yan, mga mandurukot. Kaya dapat yung tignan ang iyong kapaligiran. At pag nagsisimba't nagdadasal ka, huwag kang nakapikit ng nakapikit. At baka yung bago mo'y mailigpit at yun'y mabuksan, makakuha ng iyong wallet. Naku po, ayan ha. Paalala po yan sa lahat po ng mga nagsisimba diyan po sa Puong Nazareno, no? Diyan po sa may Quiapo. Okay, good morning po sa Hans Infinite Tools diyan po sa may Tayuman G Perfecto, no po. Hans Infinite Tools at Johnson Electric. Saka na po mga staff na po. Sila Nuela Custodio, Ruel De Leon Palillo, J.R. Reyes, Gemma Narapal, Ronaldo Duran, Mary Ann Andrade, Banje Del Barrio ng punong-puno ng mga barrio. Na po. At yun po si Baby Malong at masarap po magluto. At si Rowena Weng Espedido na hanggang ngayon hindi ko pa rin narinig ang tunog ng kampana para po sa nalapit niya pong kasal. At yun po magandang babae na may isang anak, si Audit Lascano na po. Yan po ha, yung pong staff ng Hans Infinite Tools at Johnson Electric na ang kanilang pong CEO ay si Mr. Johnson Tan at si Ma'am Tess Tan. Yan po, sa may kanto po ng G Perfecto Tayuman na po. Yan po yung lahat po sa mga nagpapatayo ng mga tahanan at building. Punta po kayo dyan at kayo po yung bibili ng mga gamit pang istruktura. Ay tiyak po, high quality ang yung makukuha dyan po sa Johnson Electric at Hans Infinite Tools. Okay, ha? Tuloy-tuloy po tayo, ano po? At batiin ko na rin muna po yung mga kamag-anak natin dyan po sa may Guagua, Pampanga, ano po? Yung pong Versano Family, Gadya Family, yung Shoko Family, Pantig Family, ano po? At yung pong Greco Family, ano po? Sili Baby, si Jenny na po ang kanyang mister na si Police Sergeant Richard Danao ng Guagua Police Station na po. Yan po ha, sa may Pampanga po yan, sa lahat po na aking mga kamag-anak dyan sa Pampanga, Guagua. Okay, eto na po ating pong unang pag-uulat na po. Amir lang ISIS East Asia bulagta sa bakbakan sa Marawi. Toda sa inkwentro, laban po sa militar si Abu Saharia ng tinuturong leader po ng Daula Islamia Maute Group sa Marawi City noong po Miyerkules. Meron na pala talagang mauti na naman pala. No po. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines, AFP, sinabi po ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Roy Galido na nangyari po ang armed conflict pasado po ng alauna ng madaling araw, no po, sa Bangon, Marawi City. Based on this report from the ground, Paharudin Maji Benito Salar, Paharudin Panubaya Pangalian, Pahar Panibaya Pangalilan, Aka Abu Saharia, Amir of the Dula Islamia Philippines, na overall Amir of the Islamic State of East Asia, was successfully neutralized after resisting arrest during a joint law enforcement operation conducted by his safe house in Barangay Bangon, Marawi City, Lano del Sur, about 1:30 in the morning. No po, ani po ni Galido. Wala pang ibang detalye ang AFP tungkol po sa encuentro. Isa sa kalang tropa ang nasugatan sa bakbakan. Si Sakarias ang pumalit kay Abu Dahir bilang pinuno ng Daula Islamia Maute Group. Si Dar ang pinuno ng ASG nung Marawi Sig ay napatay sa encuentro noong March 14, 2019. Si Saharia ay naging
target po ng nakaraang operasyon ng mga otoridad sa Lanao del Sur. No po, ay nako, mayroon naman po palang lumalaganap na mauti. Nako, baka mamaya pumutok na naman po uli yung pong pagkakaroon po ng digmaan, no po. Kasi po, napakatagal. Umabot po yata ng kulang-kulang 6 na buwan, no po, na nagkaroon po ng bakbakan dyan po sa Marawi City. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po talagang ayos yung pamumuhay, no po, ng mga mamayang Pilipino dyan, no, mga ating kapatid na Muslim, no, na hindi pa rin po naging palatag ang kalang kalooban dyan po sa nangyari po ng digmaan, no po, dyan po, ha. Pilipino sa Pilipino, kaya na po iba pong kultura at layunin na pong mauti na yan, no. Okay, ito po, mauti pa rin po ito, no po. Terorista mauti, nagpapalakas ulit. Ayon po yan sa ating pong magaling na senador na si Bato de la Rosa, no po. Inanunsyo ni Senador Ronald de la Rosa na kanyang iimbestigan ang napaulat na pagbabalik ng teroristang grupo na mauti ang nasa likod ng 5 buwan na Marawi Sig noong 2017. Sinabi po ng senador na ayon kay National Commission on Muslim Filipinos Chief of Staff Manggay Guro Jr., hindi malayo na tinatawag na mauti sympathizer ay muling nagpapangkat-pangkat at nagbubo at nagdagdagan pa ng mga bilang, sinabi po ni De La Rosa. Maaari itong mayala dahil po sa extremist and natural group ay maaari po magtago at muling umatake, kaya dapat anya na agad gumawa ng proactive measure ang Armed Forces of the Philippines AFP at dahil po at National Police sa PNP para po mapigilan ang anumang posible muling pagsiklab ng pag-atake kung saan nagdulot ng malaking pinsala ang nangyaring labanan. Nung po sa pagitan po ng Mauti Group at pwersa po ng gobyerno mula Mayo hanggang Oktobre 2017. Libo-libo ring residente ang na-displaced at lubos na pinsala ang mga kabahayan kung saan hanggang ngayon hindi pa rin po kompleto naayos ang Marawi City. Sa kabila po ng bilyong-bilyong pondo ng binuhos rito ng nakaraang Duterte administration, una rito ay sinasagawa po ang pagdilig sa Senate Committee on Foreign Affairs sa panukalang pansamantalang pagpapatuloy ng agpang nasyonal sa bansa. Ibinuyag po ng National Commission on Muslim Chief of Staff, mayroon pong panibagong insidente ang pagtatake na naganap po sa Marawi City noong nakalipas na linggo, sangkot po sa ang Mauti Group. Kita niyo naman po, ha, talaga palang bumubuo at nagre-recruit muli ang Mauti Group para gumawa na lang po ng mga kaguluhan dyan po sa Marawi City. Nagkaroon na po pala ng encounter, no po. Kaya sabi nga po ng ating pumagaling na senador na si De La Rosa na dapat na talagang maging alert na po yung ating po mga sundalo dyan po sa may area po ng Marawi City, no? Baka bigla naman tayo mabulaga at ako marami na naman po madidisgrasya dyan po sa labanan ng Mauti, no po, at ang ating pong grupo, yung ating pong mga sundalo sa pamahalan Faith. Okay, eto na po, punta muna po tayo, no po, sa PNP. Hay nako, ang PNP, kailan kaya muling matatayo ang dangal at karangalan ng buong PNP? Ito na po, panibago na naman po, ano po? Excuse. 2,500 tiwaling pulis. Nako po. Sinuspinde, silbak service sa serbisyo. Mayigit 2,500 pulis ang sinuspinde at tinanggal sa serbisyo mula po nung Enerong taon. Ayon po sa Philippine National Police PNP, batay po sa record ng PNP mula po sa Enero 1 hanggang Hunyo 7, 836 pulis ang tinanggal sa serbisyo at 1,703 ang sinuspende dahil po sa paglabag sa batas ng iba't ibang pulisiya. This is a manifestation that the organization has well-functioning disciplinary mechanism to weed out those who are unfit to be the organization, pahayag po ni PNP Public Information Office PIO Chief Brig General Rodrigo Maranan. Yan po, ha, sa lahat po ng mga magagandang layunin po ng ating po mga kapulisan para po sa inyo, ito po yung dapat po kayong palakpakan.
Kasi kaya ako po siya pinapalakpakan kasi po talaga po pala nililinis nila ang talagang hali ng kapulisan dahil po mga marami pang bulok na dapat po tanggalin dyan po sa ating po mga kapulisan. Okay, ha? Shoutout po mga tayo muli, Panginoon. Para po doon sa ating po mga kapatid, no? Mamayang gabi po, magkakaroon po kami ng Christian Life Program dyan po sa Miss Santa Monica Church. No po, yun po sa lahat po na aming po ma-evangelize na po ating mga kapatid na aming po nilalapit, no po. Sana po ituloy-tuloy ang ating pong gagawin mamayang gabi at lagi po tayong handa para po gawin natin ating tungkulin na alam po natin itong sinumpa natin sa ating covenant. Okay, ha? Magandang umaga at kita-kita tayo mamayang gabi sa ating pong simbahan Santa Monica at sa pamamala ng ating pong kura paroko na si Father Bobby de la Cruz. Okay, ha? Ito naman po muli, na po. Sa droga naman po tayo, na po. Ay, nako. Kailan kaya mababago itong po nga talagang mga droga nito na hindi po natin malaman kung saan ang gagaling. Okay, ha? 5 million shabu huli sa Bacolod City. Nasamsam ng mga otoridad ng 5 million halaga ng shabu sa isang 26 anyos na high value individual sa isinagawang bypass operation sa Bacolod City. Nakilala mga nadakip na suspect na si La Pera Jr. alias Umbad ng Villa Lourdes, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Ayon po sa report, dakong alauna 56 na madaling araw na magsagawa ng bypass operation ang mga elemento ng Bacolod City Police Station Drug Enforcement Team sa Purok Villa Lourdes, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Si La Pera ay inaresto ng mga operatiba matapos maiabot ang isang one big sealed transparent plastic sachet naglalaman ng droga sa isang pulis na napanggap ng buyer. Na-recover pa sa suspect ang 10 big heat sealed transparent plastic sachet at 7 not tied transparent plastic sachet na naglalaman po ng droga na may timbang na 800 grams na nagkakalaga po ng 5,440,000, isang digital weight scale at isang asul na sling bag at marked money. Ang suspect ay isilalim po sa investigasyon upang matukoy kung saan galing ang droga at posibleng may kasabwat ito. Ito'y sasampa ng kasong paglabag sa RA 9165. Yan po, Comprehensive Dangerous Drug Act 2002. Yan po, ha, palakpakan po natin yung pong mga kapulisan. Hello, hello! Good morning, Rona de la Rosa. Yung pong ating pong nakilala dyan po sa True Color, dyan po sa may Pasay. No po? Kamusta kayo dyan? Buti na nanonood ka sa aking programa. Sana ay like, subscribe, notification bell para updated ka sa lahat ng mga programa dito po sa El Salde Broadcasting. Kamusta kayong lahat dyan, yung po mga kaibigan natin dyan, tuloy-tuloy ba ang inyong trabaho at maganda ba ang pagtatrabaho dyan sa iyong pinapasukan. Kamusta ang iyong mga baby? Okay, ha? Rona de la Rosa, salamat sa panonood. Okay, kailot din po, ito po sa droga muli. Ano po? Naaresto ng isang pulis ang isang at nasamsam sa isang tao ang 1 milyong halaga ng shabu sa iba't ibang uri po ng mga baril sa Sariaya, Quezon nitong Sabado ng umaga. Ano po? Nakaraang Sabado. Ayon po sa ulat ng Quezon Police, tinuturing po ang suspect na kamag-anak ng isang politiko sa probinsya na priority high value target. Nasabat sa suspect ang 52.3 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 1.6 million. Sinalakay ng mga otoridad ang bayan ng suspect sa barangay Morong. Na-discovery rin doon ang iba't ibang baril, rifle at bala. Kinasuhan na po ang suspect sa paglabag ng Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act of Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang daing baril na, shabu pa. Ay, nako. Okay. Asan ka na, kapatid na?
Fernan Jota, hanggang ngayon wala ka pa at sabi mo ay pupunta ka rito upang mag-ulat. Okay ha, dito naman po tayo, ano po, sa ating pong mga tiwaling mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ano po, 17 tiwaling kawani ng gobyerno. Arestado 17 katao, kabilang po ang 2 pulis. Nako, may pulis pa rin pala. Guro, barangay chairman at iba pang opisyal at kawani ng gobyerno. Sa pinaigting na operasyon ng Laguna o Police laban po sa mga sangkot na illegal na droga, kriminal, at ayon po kay Colonel Randy Glenn Selvio, happy po ng Laguna Police, ang mga hindi pinangalanan suspect ay nadakip mula po November 2022 hanggang April 2023. Sa report po ng Laguna PNP, 2 pulis ang naaresto sa kasong robbery. Itaan niyo po, ha? Pulis na, nalo, robbery pa. Robbery extortion at illegal gambling. Kaya nako, barangay chairman sa kasong serious physical injury, 2 konsyal sa kasong rape. Ita po, nanunungkulang konsyal na. Nakakuha pang manggahasa. At 3 barangay kagawad sa kasong illegal gambling, habang ang 10 pang nadakip sa kasong paglabag sa illegal drugs ay nasa second level, ay kawani po ng munisipyo, opisyal ng barangay, guro, pulis, kasapi po ng Philippine Coast Guard at Philippine Red Cross Volunteer. Yan po, mga nasa gobyerno na kayo, dapat eh, iniingatan nyo ang pangalan ng iyong mga ahensya, no po? Pero dala ng kahinaan nyo, dala siguro sa pera, no po? Ayan po nangyayari, minsan nakakaligtaan na kayo pala ay nagtatrabaho sa pamahalan. Biro mo, police, teacher, Philippine Coast Guard, tapos fire volunteer. Ay nako, lalo ng fire volunteer. Eh, paano kung mga sa mga nasusunog, nagbobomba yan, papasok sa loob ng bahay, baka naghahanap yan ng pagkakitaan, hindi pagpatay ng sunog. No? Sana man, hindi naman po lahat ng mga ganyan, mga volunteer, nakakagawa ng hindi maganda. Siguro, meron pa rin yan, kagaya po nangyari ngayon, no po? Volunteer, fire volunteer na, nasa sangkot, no po? Tiwali, no po? Okay, ha? Ito naman po tayo, no po? Rape naman po ito, na po. Nako po, ang masakit po nito, hipag. Ay, nako, paano ba naman yung hipag? Ilasa lang bayaw. Kulong ang isang estudyante na gahasahil ang hipag sa barangay Wangkal, Kasibo, Nueva Vizcaya. Sinabihan po ng warrant si Chris, dito na pangalan, 18 anyos, resident po sa nasabing bayan, at ayon po kay Major Ernie Cruz, happy po ng Kasibo Police Station, inarest lang ang estudyante habang nasa paaralan. Ang akusado ay tinuturong gumahasa sa asawa ng kanyang kapatid noong Oktobre 2022. Samantala umano nito ang kalasingan, sinamantala nito ang kalasingan ng kanyang hipag at pinasok niya ito sa kanyang kwarto at sinagawa ang panghahalay. Agad naman nakapagsumbong sa pulisya ang biktima. Walang nirekomend ang piyansa sa hukuman para po sa mga pansamantalang kalayaan ng akusado. Kasi alam ko, pagka rape case, wala po talagang piyansa yan at yan po'y talagang kulong habang buhay. Na po, yung panggagahasa. Nako. Ay, nako, ito pa rin po. Na po, problema pa rin po yan. Na po, manyakol. No? Huli sa panghihipo sa dibdib ng bebot. Nako po, ako. Dinakip ang 26 anyos na lalaki sa paglabag sa RA 14313 o the Safe Spaces Act, bawal bastos law, nang hipuan ang isang babae sa Cubao, Quezon City, na po, nitong Lunes. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Puhi Almaguer, Station Commander po ng Quezon City Police, Cubao Police Station PS7, ang suspect na si Sandre Briones Mendoza, 26, at residente po ng Dangyang, Gilasang, Aurora Province. Ayon po sa ulat ng Cubao Police Station, 4:30 ng hapon po sa P. Bernardo Street, Corner
Malabito Street, Barangay San Martin, Cubao, Quezon City, habang ang biktima ay nasa repair shop ng relo nang may sumulpot sa kanyang likuran at hindi po malamang dahilan. Hinawakan na nasabing suspect ang balikat nito at hindi po nakontento. Hinawakan din ito ang dibdib ng biktima na walang pahintulot. Sa pagkakataong iyon, humingi ng tulong ang biktima sa PS7 na sa lugar at sa matagumpay na naaresto ang suspect. Kaugnay nito, pinapurihan naman po ni Police Brig General Narciso D. Torres III ang mga pulis ng Cubao. Nais kong purihin ang mga tauhan ng Police Station 3 na po yung pong PS7 sa kanila pong mabilis na pag-responde sa resulta po sa pagkaka-aresto ng suspect. Panigurado naman pong manalagot sa mga napagkakasala sa krimen ng kanyang ginawa, dagdag pa ni Police Brig General Torre III. Samantalang, nagpapaabot naman ng pasasalamat si Police General Edgar Alan Acobo na Regional Director ng NCRPO sa Quezon City Police Department, pamumuno po ni Police Brig General Nicolas D. Torre III sa kanila pong agarang pag-responde sa naging dahilan ng agarang pag-aresto sa suspect na manyakol. Nako po. Ay, nako. Dapat talaga sa iyo ay ganito lang. Masama kang bata. Okay, ha? Sana po ay bigyan din po natin kahalagahan yung po mga pulis na talaga pong ginagampanan ng kailang tungkol para po sa inyo. Ito po ang para sa inyo. Yan po, ha? Pagka pulis ay maganda mga ginagawa, dapat po natin bigyang pagpapahalaga. Okay, ang oras po natin ngayon ay alas 11:18. No po, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-uulat. No po, kami po ay mamayang alas 2 na madaling araw ay pupunta po sa Kamay ni Jesus. Magkakaroon po kami ng pilgrimage at doon po kami magsisimba. Yung po kasama namin po ang aming pari, aming kaibigan na pari ni Father Pascal Maria Gorgora ng Isidro Labrador, na magkikita-kita po kami ng aming po mga kasamahan at mga kaibigan at yung po mga nasa taga-simbahan dyan po sa Santa Monica sa alas 2 na madaling araw para po kami po itumunta sa Kamay ni Jesus dyan po sa Quezon. Na po, sama-sama po kami at yun po yung taunan pong ginagawa. Dala po napakatagal na hindi po kami nakarating doon sa Kamay ni Jesus, dala po ng pandemic. Na po, kaya po kami sabik na muling makita yung pong Kamay ni Jesus na po sa Quezon. Okay, ha? Kita-kita tayo mamayang gabi, alas 2 na madaling araw, para tayo'y magsabay-sabay pumunta sa Kamay ni Jesus sa Quezon Province. Okay, ha? Yun po, ha? Ito naman po yung sex scandal. No po, napakalaking problema po ito para po sa ama. No po, kumalat na sex scandal, hindi na kaya na mister nagbigti. Naku po. Dahil po sa matinding kahihiyan tungkol sa kanyang sex video scandal, nagpatiwakala ang isang mister sa pamamagitan po ng pagbigti at pagbaril sa ulo sa Barangay Rizal, Santa Ilocos Sur. Ayon po sa report ng SPS na yari po insidente, alas 11:02 ng umaga sa Bukirin malapit sa bahay po ng 68 anyos na biktima. Ayon po sa pulisya, base po sa testimonya ng asawa ng biktima, lumabas ang kanyang mister at nagpaalam na pupunta lang sa kanilang palayan para sa alaga nilang kambing. Ilang minuto, sumunod ang misis at laking gulat ito nang makita niya ang mister nakabiti na at may tali sa leg na pinupulupot sa sanga ng malaking kahoy. Ayon po sa pulisya, dugan din ng biktima at nakita may tama ito ng baril sa ulo mula po sa 22 revolver. Sinabi po ni Mrs. na bago po ang insidente ay nakakaladkad sa kahihiyan ang kanyang mister dahil po sa kumalat na sex video na kinasasangkutan nito. Walang nakitang foul play ang pulisya sa insidente. Nakpo. Talagang totoo po yan pag hindi po tayo mahina po ang ating naturalesa, no po? Sa dala ng kahihiyan, baka talaga ganyan po ang mayayari. Pero dapat
Nangyari na yan, wala po tayong magagawa kundi pagdasal ang kanyang kaluluwa at magmapayapa ang kanyang paglalakbay. Kasi po, binigti niya ang kanyang sarili. Diyos lamang ang dapat may karapatang kumuha ng ating buhay. Hindi po natin dapat kitlin ng ating buhay. No? Tanda po natin yan, isa lang po ang ating buhay. Dapat po natin mahalin. No po? Dala po yan, nagkaroon po ng iskandal. No po? Kung mahira nga po talaga ang ating naturalesa, no po? Ganyan po ang dasapitin natin. Dahil hindi natin makakaya yung pong pangyayaring iskandal na bulgar ang kanyang pagkatao. Kayong pong kahihiyan, ay na po, hindi po na matanggap ng kanyang sarili, kaya ang ginawa niya, nagpatiwakal. Ako, yan po ah. Okay, tuloy-tuloy po tayo, no po, sa ating pong pag-uulat, habang hinintay po natin, yung ating kapatid, na hindi natin alam kung darating o hindi na. Ayun po, ay ayon po sa ating pong magaling na IT, na si Faith Diretso. No po, okay ah. Punta mo lang po naman tayo sa Mekomilek, no po. Ito po, talaga po malapit na po itong darating na eleksyon ng barangayan. Kaya dapat ito po linisin na po ng COMELEC. Double registration, linisin ng COMELEC. Binusisi ng umano ng COMELEC ang database nito na mayroon mga double at multiple registration ng mga botante bilang paghahanda sa darating ng barangay at sanggol ng kabataan, SK eleksyon. Dito sa darating pong Oktobre, kaya naman, nagsagawa ng Special Election Registration Board Hearing ang COMELEC para tutukan ang paglilinis ayon po sa COMELEC. Kaugnay nito ay naging deliberasyon noong 17 ng Mayo 2023 tungkol po sa double at multiple registration sa National List of Registered Voters na idinaan sa verification sa pamamagitan po ng Automated Fingerprint Identification System. Matapos ang pandinig, maglalabas po ang COMELEC ng Election Day Computerized Voters List at Posted Computerized Voters List sa mga accredited na citizen arms gaya po ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, PPCRB at National Movement for Pre-Election of NAMPREL. Magsasagawa rin po ang COMELEC ng Simulation Exercises sa Hulyo 15 para sa mall voting kaugnay po sa BSKE 2023. Gaganapin po ang naturang simulation exercise sa mga sumusunod na lugar: SM Manila, NCR, Robinson Plate, Manila, NCR, Robinson Tacloban, Tacloban City, lately SM Legazpi, Legazpi City, Albay. Pagsapit po ng Hulyo 27, 2023, sisimulan mo po Election Registration Board, Citizen Arms at mga civic organization ang proseso po ng pagbiberipika, certification at sealing sa listahan po ng botante para po sa 2023 SK election. Inaasahan po sa Agosto, magiging available po sa bulletin board ng Office of the Election Officer ang barangay at SK Certified and Final Computerized Voters List. Yan po ah, talaga po, talagang gusto talaga po ng ating pong COMELEC na po na maging maayos, maganda, hindi lang po yung barangay election. Ito po yung magagamit sa susunod po na election na 2025 na po at sa mga darating pong pong election. Na talaga po naman dapat matanggal na po yung mga doble-doble mga botante. Boboto rito, boboto sa kabila at boboto pa sa ibang lugar. At dapat po yung panagutan kung sino man po nagpalista niyan. Na po? Kasi yan po yung panloloko. Na po? May malaki po nga parusa para po sa mga taong ganyan. Kaya yung pong lahat ng mga dumoble sa pag-register, nako, flying voters, pag nahuli kayo, patay kayo mga bata. Napo, malaki, matagal ang inyong pagkakakulong dahil po dyan sa mga ginagawa niyong hindi maganda. Sana po talaga po malinis ni po ng ating pong magaling na commissioner. Napo, yun pong paglilinis dyan po sa ating COMELEC. Huh? Kasi po, marami pong kabulukan dati yan. Yun po. Ngayon po, unti-unti, inaayos, pinagaganda. Para po mas matibay yung pananalig at paniniwala
ng mga mamayan na talaga pong eleksyon ay naging maayos, maganda at walang tiwali. Okay ha? Yan po ha? Tandaan po natin yan. Kasi po, ilang buwan na lang po yan. Pero bloody po ha? Kailan lang po? Muli kong inulat na ilan, isa na ng mga chairman po, taga Bulacan, no? Na Bilaril, no po. Kaya ingat-ingat po sa lahat po ng mga tatakbo, maging kagawad, no? Dapat po tayong mag-ingat kasi po eh iba po isip ng mga tao ngayon, no? Hindi katulad noon na eleksyon-eleksyon lang, pagkatapos niyan wala na, bati-bati na dapat, no? Hindi na po dapat tumagal pa yung mga bagay na magiging sa nilang kaguluhan, di pagkakaintihan, galit-galit. Kasi karamihan po sa mga barangay, mga tumatakbo din niya, makakamag-anak, magkakumpare, magkakaibigan. Pero dala ng eleksyon, ay nako, away-away na po yan. May sama ng loob. Pati magkakapatid, ano po, nag-aaway-away. May kakilala po nga po kung magkapatid, maglalaban. Ano po, maghipag, magbayaw. Nako po, sana po, ayan po eh, politika lang po, paglilingkod. Kung talagang nais mo maglingkod, kahit hindi wala ka sa barangay, pwede kang maglingkod. Kung hinahangad mo malingkod, maglingkod dahil sa barangay, baka mayroon pang ibang purpose. Sana, lagi ang iniisip, ayan po, patakaran po ng mga tao, hindi yung pansariling personal na pangangailangan. Yung iba dyan, tumakbo, wala namang hanap buhay. Nagkaroon ng pera dahil sa barangay. Huwag niyong gagawin po yan, di po maganda yan. Sa kapag kayo umupo bilang chairman, dapat laging bukas ang inyong barangay. May nakaupo tao dyan, para pag may lalapit, tihingi ng tulong, mayroon makakausap. Hindi palagi sarado barangay. Ba't nagkaroon pa kayo ng barangay kung ganyan rin lang at di nyo matutupad? Sana ito, umalis na kayo, mag-resign na kayo. Mahiya kayo sa sarili nyo. Kasi, kaya kayo hinalal ng mga tao para makatulong. Hindi yung hinalal kayo dahil wala kayo sa panunungkulan nyo. Marami pong ganyan na po. Marami pong kakilala ng mga barangay na po na matitino. Marami pong kakilala ng barangay na mga tiwali na ay nako, talagang may bublublub mo sa bagay na hindi maganda. Sa lahat po ng mga barangay na hindi talaga po tumutupad na kalang tungkulin, dapat chenyo'y ganito. Okay, ha? Yan po, ha? Sana'y maging maayos ang inyong pagpapatakbo ng inyong pamamahala sa barangayan para umalis ka man sa barangay, dala-dala ng mga iyong mga constituent sa kalang puso't isipan na malaki ang iyong ginawa sa barangay, sa inyong mga constituent na maganda. Kasi po yan, nakatanim sa puso't isipan ng mga tao ang iyong mga ginawang kagandahan. Kung ang ginawa mo, palikabulukan, purwisyo, nako po, malayo pa lang. Nagkasasalita na niya hindi tama, at kung pwede kang duran sa muka, duduran ka ng mga iyan. Kaya dapat po natin alalahanin ang ating pong paglilingkod. Kasi po, sinumpahan po natin yan. No? Nanumpa tayo, nagagampanan natin ating tungkulin bilang isang public servant. Paano ka magiging public servant? Hindi ka nga nakikita sa barangay. Pag nakita ka, palagi ka pang galit. Akala mo kung sino ka. Hindi ka bang habang panong kasi lang hiram ka lang ng panunungkulan. Abuti ka man dyan 10 taon. O, 9 na taon, 12 taon, 15 taon. Ano ba nagawa mo? Tanong mo sa sarili mo. Ano ba nagawa mo kabutihan? May nagawa ka bang kabutihan? Yan po. Tandaan po natin, kaya dapat tayo isip-isip sa darit pong eleksyon. No po. Huwag basta tayo susulat ng kandidato na inaakala natin na hindi po makakabuti para po sa ating barangayan, no po, sa ating barangay na nasa sakupan niya. Ay mag-isip-isip po tayo kung dapat po natin siyang talagang iwan. No po. Huwag nyo na isulat ang kanyang pangalan kasi po, malaking bagay pagkayan po ya binalik nyo. No po. Alam nyo nang wala nang ginawa, purwisyo. No po. Eh, tapos ibabalik nyo pa. Nako po, para po kayo. Kayo ang kumuha ng bato, pinupok nyo sa ulo. Kaya dapat, ingat-ingat po tayo. Magiging po sa mga kagawad, kung inaakala nyo na hindi tumutupad sa kalamang tungkulin,
Napo, lagi nilang nako. Lagi nilang nasa kalye. Hindi mo makita sa barangay. Sana, kung pwedeng palitan, palitan nyo na po yan. Lahat palitan nyo na para bago, bagong isip, bagong panukala, bagong layunin, napo, para po sa ikababago at ikaulag ng inyong barangay. Yan po ha, tandaan po natin, hindi po porkit nabigyan ka ng konting halaga, ay nako, lilista mo na ang kanyang pangalan, maghihirap ka naman sa loob ng 3 taon. Ay nako po, okay ha, balik po tayo sa ating pag-uulat. Iwan po muna natin yung barangay na yan pagkat ilang buwan pa rin, no po. Pag nag-file na po ng COC, no po, sa kanyo malalaman kung sino-sino yung talagang inyong maglalaban-laban para po sa halala ng BSKE, no po, Barangay Sanggo ng Kabataan Election sa Oktobre, no po. Kaya pagdasal po natin, sana yung po sinasabi po ni Congressman na Tambunting, no po, ng Parañaque, yung bloody sa lawa, huwag po naman talagang mayyari. Kasi po, buhay po yan. Ang buhay natin, iisa lang. Kaya dapat natin itong bigyang halaga. Na po ha? Sa kamay hirap po, dungisan ng ating kamay ng dugo. Na po, karapatan lang po ang Diyos ang dapat kumuha ng buhay. Kung ikaw ay papatay dahil mo sa layunin mo manalo, ay nako, wag na po. Kasi po, malayo pa lang, buhay ka pa lang, marami ka ng dadanasing hirap. Okay ha? Ito na po. Ang oras po natin ngayon ay alas 11:33 na po ng umaga. Ilang minuto na lang po para po sa mga pananghalian at dalangin ko sa lahat po ng mga pamilyang Pilipino, no, meron pong sa kanilang hapagkainan, meron pong pagsasalu-saluhan. No po? Kahit na konti, kahit pong tuyo, basta sama-sama ang pamilya, po, masaya na po yan kasi doon po sa hapagkainan, pagkasama-sama, nagkukwentuhan, nagaharutan, na po, nagkakamustahan, yan po ang halaga ng pamilya. Aanin mo yung malaking tahanan, na po, malaking lamesa, punong-puno ng pagkain, kung isa ka lang nagkumakain, na po, wala po sustansya yan. Kita niyo po yung mga mahihirap, ang lalakas ng katawan, kahit na konti lang kinakain, masaya, makita niyo mukha, masaya, nakangiti. Yan ang mahalaga. Kasi po, yung pagsama-sama ng isang pamilya, na po, ay nagbibigay po yan ng lakas, nagbibigay po yan ng kasiglahan, kalusugan sa bawat isa. Kaya tanda po natin, mas maganda sama-sama ang pamilya ang kumakain. Na po, kahit yung konti, wag po natin hayaan na kumain tayo mag-isa na napakasarap lahat ng pagkain natin sa harapan, pero hindi natin malunok kasi wala tayong kasama, no? Walang sustansyang dumarating. Okay, ha? Balik po tayo sa ating pong pag-uulat, no po? 7 bandido, no po? BIFF Todas, no po? Hello! 7 miyembro ng bandidong Bangsamoro Islamic Liberation Front, BIFF, ang nasawi habang isang pulis ang sugatan sa inkwentro sa Dato, Pangas, Maguindanao del Sur. 2 ang nasawi ay nakilalang sina Nasir Yusip Hussein alias Tuting Usop at Nur Jihad Hussein alias Dat-Dat Usop. Inaalam po ang pagkakilala ng 5 pa na pawang miyembro po ng BIFF Karyalan Faction at ayon ko kay Major General Alex Herrera, Commander po ng Joint Task Force Central, ang inkwentro ay nagalap po sa pagitan ng pinagsanib ng mga miyembro ng elemento ng militar at pulisya at mga bandido sa barangay Damawato, Dato, Piglas. Magahin po sana ang mga otoridad ng 2 search warrant sa paglabag sa RA 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na ipinalabas ng korte labang kina Nasir Yusip at Nur Jihad nang paputukan ng mga ito ang papalapit ng mga operatiba dahil ang para pa magkaroon ng matinding palitan ng mga putok na tumagal po ng ilang minuto at nagresulta po sa pagkasawi ng 7 terorista. Kabilang na po ang 2 target
ng operasyon at pagkasugat ng isang pulis. Nakakuha po ang mga otoridad sa pinangyarihan ng inkwentro ang dalawang caliber 45 to M16 rifles at Uzi at iba't iba pong uri ng mga bala. Nako po, yan po. Ay nako, kailan kayo matitigil yung pong paglalabanan ng Pilipino sa kapwa Pilipino dahil po sa pag-iba po ng kultura. No po. Pero dapat po tayo na magmahalang magkakapatid pagkat tayo pare-pare yung Pilipino. Magkaiba lang po ang ating kasuutan o palalampalataya, pero isa lang po rin ang ating dugo, puda. Napot, tandaan po natin, mas mahalaga ang buhay kaysa po doon sa ating mga hinahangad sa buhay. Napo, okay ha? Shoutout po tayo muna po sa ating po kapatid sa pananampalataya na Sister Rina Gabud na ngayon po yung nanonood. Hello, Sister Rina! Kita tayo mamayang gabi dyan sa Santa Monica. At kami po ay magsisimula ng alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi para po sa talk number 3, yung pong repentance and faith na yung bibigay po ng ating kapatid na si Fiscal Jess Tiburan. Okay ha? Ito po. Tato, todas, isa critical sa pamamaril sa Caloocan. Ito naman po, ito ko, minsan po, may talagang happy trigger. Po. Mayroon pong taong ganun na pag may hawak ng baril, minsan napaputok lang, hindi inaakala may makatama o ano po. Nasawi ang dalawang lalaki at isang teenager ng pagbabarilin sa kanilang compound sa Barangay 40, Caloocan City, Martes ng gabi. Ano po? Kinilala ni Caloocan City Police Chief Colonel Ruben Lacuesta ang mga nasawi na sila Joel Camarillo, 51 anos, welder, ng 19 First Avenue, Barangay 40, Nilo Balili, 54, tricycle driver, at bayaw ni Joel at Miriam De Vera, 15 anos, estudyante po, ng 19 First Avenue, Barangay 40, sugatan naman po si Jamila Moreles, 17, estudyante po na nasabing ring address, nakasulukuyan pong nilalapatan ng lunas sa Caloocan City Medical Center. Ayon po sa pulisya, pinasok po ng dalawang armadong lalaki, alas 11 po ng gabi ang compound at pinaputukan ang tatlong magkakapamilya. Dead on the spot, ang bayaw na si Camarillo at Bulili. Nadamay po sa pamamaril si De Vera at nakatila lang sa katabing kwarto. No po. Kwento ng nanay ng teenager na si Rubalin, isang barangay tanod, nakalabas po ang kanyang anak sa barangay hall sa tapat ng compound para humingi ng tulong, pero binawian din po ito ng buhay ang delagita ng dahilan ng dalhin po sa ospital. Nakatakas ang salarin sa tulong po ng dalawang standby na getaway driver. No po. Inalan po ng mga pulis ang motibo ng pamamaril, pero hinihinala mga residente at pamilya ng biktima, isa ito sa kaso ng mistaken identity. Joel lang sila ng Joel, di daw nila alam yung apelido. Bigla lang silang nagsalita ng Villanueva, kaya nagtaka na rin kami, wala mano pong Villanueva dito, sabi po ng isang nakakita. Sabi po ni Colonel Ruben Lacuesta, happy po ng Caloocan City Police, ang mga tukoy na person of interest sa pamamaril. Anya, pinaghahanap na nila ang mga salarin sa tulong po ng backtrack sa mga CCTV. Naku po, ayan po. False identity, naku po. At disgrasya, hindi wala naman po. Bakit kaya ganun? Dala po yung misan po, talagang mayroon pong galit, naku po, di po alam. Misan po nagdidisgrasya yung di po mga dapat gawa ng bagay na hindi maganda. Kawawa naman po yung mga taong yan na wala pong kaalam-alam, madidisgrasya, no? Na habang nagpapahinga o nakipagkwentuhan, yung pala ay oras na para mamamahinga. Sana dapat hindi po tayo dapat padala sa mga init ng ating ulo o kaya mga bagay na hindi maganda pag
tayo po ipapatay ng tao. Kasi buhay ay napakahalaga. Wala ka bang pera sa bulsa, basta buhay ka, okay na yon, masaya ka na. Pero kahit ka malaki ng pera, kung ikay mahihiga ng tuloy at hindi ka nababangon, ayun pa halaga ng pera. Pagkat hindi mo na itong pakikilabangan, buti pa yung kahit wala kang pera, basta masaya ka, wala kang kaaway, kahit saan ka pumunta. Na po, kagaya na po nito, false identity na po, na disgrasya. Pati estudyante, nung walang kaalam-alam, na yung pala'y huling araw niya na. Na po, nako po, ayan po ha. Shoutout po tayo muli, na po. Yung po sa ating pong kapatid, na po. Yung aming pong team leader na napakasipag, na po. Si Arnold Mendoza at ang kanyang may bayan na si Amy Mendoza, na po. Ay, nako po, saludo po ako dyan sa sipag at tiyaga ng mag-asawa na yan. Talagang kita ko po sa kanilang pagiging servant, no po, God's servant, no po. Kasi po, bukas ang kailang puso at isipan na lagi po sa aming magtitipon, no po, makikita at madadama mo ang kanyang pagsasalita, ang kanyang kilos, ang kanyang pagnanais na talagang mabuot, maging matagumpay yung pong aming Christian Life Program, para po sa mag-asawahan, individual, solo parents, viuda at viudo, no po, singles for Christ, no po, mga kabataan, no, dalagat binata na kanya po nga nilalapit sa ating Panginoon Jesus Kristo. Mabuhay ka kapatid Arnold Mendoza. Salamat sa panonood. Like, subscribe and notification bell po, para updated kayo sa lahat po ng programa dito po sa amin Elizalde Broadcasting, no po. At kami po ay nagpapasalamat na po sa ating pambutihing kaibigan na pare na si Father Pascal Maria Gorgonya, na lagi po nga nagbibigay po ng pilgrimage, no po, para po sa aming magkakapatid sa nananalig at titiwala sa Diyos, no. Kasi po, lagi po yan, nagkakaroon po kami ng pilgrimage sa iba't ibang lugar. Ngayon po, sa ngayon ni Jesus, mamaya pong alas dos ng madaling araw, sama-sama po kami maglalakbay patungo po sa Quezon Province sa kamay ni Jesus, no po. At patuloy na maging maayos sana ang ating pong gagawing Christian Life Program mamayang gabi. At ako po'y handang tumugon sa lahat po ng maaari kong maitulong sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Okay ha? Ay, lako nga pala, bago ko pa magpaalam sa akin pong pag-uulat, no po. Ang nakikiramay po kami sa pagyaon ng aming kapatid ng aming po nga kasister na si Mimi na po, at si Brother Pat na namayapa po ang kanyang bayaw na si Carding Serrano na po. Ngayon po yung nakaburol dyan po sa Almario Street. Kailan kaya kami magkakapatid sa pananampalataya na magkakapulong kami ng service na po para po pagdasal yung po nga kapatid ng aming kapatid na si Sister Mimi. Okay ha? Yun po ha? Muli, ang inyong pulling ko, Dance Tunnel ng Sulyap, na po, ay muli magpapaalat, muling babalik po sa Lunes, na po, kasi po, ako po yung humihingi ng pamahiin sa aming po CEO, na bukas po, kami po yung may pilgrimage, na po, dun po sa may kamay ni Jesus, kaya ako po yung bukas, ay hindi muna po i-ere, at ako po yung babalik sa Lunes, upang muling mag-ulat sa loob po ng isang oras. Ang inyong pulling ko, Dance Tunnel ng Sulyap, ay pasamantala po mga maalat, muling babalik sa Lunes. God bless po sa lahat po ng Pilipino at magkaroon po tayo ng kapayapaan sa buong mundo. Thank you po.